Good morning mga totoo, mga Inday! Kaway kaway! So today, andito tayo sa barangay ng Polo sa bayan ng Pulumulok, South Cotabato. Ayan. So kasama natin ngayon dito si Sir Jovan at magtuturo siya ngayon ng information, diskarte, paano maging mas maparami yung sanga at yung bulaklak at sa kalaunan, magkaroon ng maraming bunga yung ating atsal. So itong atsal na to, sa kanya to dito na farm. So siya mag-explain kung paano po ang sikreto talaga o i-discarte, paano mapalago at maparami yung sanga ng ating atsal. So Sir Jovan, ano discarte na ginagawa mo para sa ano? Dapat mga 8 dahon siya. Tapos lahat ng ito sakto na ba yan o 8 dahon? Sakto, 8 dahon. Tapos paano gagawin pag ano? Putulin lang ito sa ayun. So anong tawag na proseso sa pagputol na yun? Tapping. Tapping ang tawag doon. So pag naputol na yan, ano mangyayari pag... Maglalabas dito yung mga sanga niya, mga branches. Mag-boost out siya. At maraming sanga, maraming bunga din. So tulad ba nito? Naputulan na to siya, hindi, sir? Hindi pa? Ayun. Yung iba, naputulan na ito. Naputulan na ito. Ito, kaya ganito karami yung ano niya, sanga? Sanga. Ayun. So mga ilang araw na to or buwan na to, Sir Jovan? Sa mga isa't kalahati. Ito, yan, dalawa na mahigit. After transplant, ano? After transplant, mga isa't kalahati, buwan. So, Sir Jovan, sa pagputol mo, dapat mga 8 dahon na siya bago putulin. 8-6 na dahon, pwede na. Buong ano talaga yon, buong udlot niya ang putulin? Buo. Para hindi siya makapenetrate dito sa gitna, sa lahat ng mga salinsing doon sa mga buwan. Makasanga ng marami. So ganito na yung outcome niya pag naputulan na siya. Pag after naputulan siya, mga ilang days to after na ganito na siya yung mukha niya? Mga 1 month, ganito na. Yung pagputol mo, start na putol? Mm-hmm. So after 1 month, ito na nangyari? Oo, 1 month. Ganyan so ganyan kabilis. So nagbubulaklak na siya, no? Oo, bulaklak. Pagkatapos ito mga bulaklak na Sir Jovan, mga ilang days or weeks pa bago tayo magkaroon ng bunga? Mga 1.5 months pa, ganun. Para ma-harvest na itong mga bulaklak niya. Ayun. So, okay naman? Okay naman. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda. So, first time mo ba ito siya ginawa? First time, no? First so, ito, time punta ito. Tayo dito, mga palabi. Ayan, oh. Marami, oh. So, ito na yung outcome niya. Oo. Same lang ba sila ng edad dun sa kabila hanggang dito? Hindi. Same lang sila pero dito kasi walang manure. Dito may merong manure. Kaya, yun, ang dami, oh. Ang dami. Yun ang epekto ng pagtatapping na sinasabi nila. So, ganyan yung sikreto. So, ilang sanga to? Oh. Be, sa punuan, be. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sanga sa puno. So, magiging ganito siya. Kalaki. Ganito kadami after mo maputol mismo yung udlot niya, no? Nung mga 8 dahon pa lang siya. Oo, 8 dahon. So, 6 na dahon yun. Tigi isang udlot. Kaya 6 na sanga. Kung hindi siya maputol, sir, mga ilang sanga lang yung mapoproduce niya? Punti lang. Matagal ka maghintay na magmarami kasi hintayin pa rito sa taas na mag-kuhan yung sanga niya. So, medyo delay? Medyo delay. At saka kunti yung first niya na magiging production, no? Ayun. Mga ilang puno to lahat, Sir Jovan? Nandito, mga 4,000. Mga ilang lata yun? Baka ganun. Mga dalawa. Dalawang lata ito. Isang lata lang ito, eh. So tatlo lahat? Tatlo. Dalawa dito, isa dito. Anong variety yung ginagamit natin? Sultanipuan. Sa S2S ba yun? Oo, sa S2S. Anong ginagamit natin na abuno? Yung mga yara lang. Yara winnet. Ganun. Maganda. Mga estimated na date kung paano, anong schedule ng harvest niya? Starting ngayon yun to. 2 buwan na to siya, di ba? Oo, 2 buwan. Mga 3 months harvest na yun. So after 1 month, mag-harvest na? After 1 month. So yung mas pangulang so, hybrid na ni siya. Ito siya mga kapalaboy. Pa once na putol na, madami na yung sanga niya, no? So dito pa lang sa pinakailalim, nag-start na siya ng maraming sanga. So ilang sanga yung na-produce niya? 1, 2, 3, 4, 5,
5. Tapos its sanga pagdating dito magpo-produce pa siya ng marami pang sanga. So pag hindi kasi naputol, isa lang. So pag nag-produce sa taas, kukunti. Ito sa 5 magpo-produce pa siya sa taas ng mga sanga, tapos bulaklak. So marami talaga yung bunga niya, no. So mga 1 week pala siguro to siya start nung nagbunga. So yan, no. Yan, marami siyang ano, sanga. So yun ang best idea, mga kapalaboy. Once na pinutol mo siya nung mga 8 dahon pa lang siya, mag ano yung sanga niya, magmo-multiply yung mga sanga niya, no, sa paglaki niya. So 1 2 3 4 5 6. 6 na sanga sa ilalim pa lang yun. Tapos once na lumaki na siya, magpo-produce siya ng panibagong sanga. Yan. Yan, kasi kung hindi mo siya naputol, parang isang sanga lang siya, parang ganito lang siya, oh. Isa lang siya. Tapos dito na siya magpo-produce sa taas. So much better pag naputol kasi madami siyang sanga sa ilalim. Yan. So lahat po yan siya, mga kapalaboy, pinutol po yan siya ni Sir, no. So yan, nakaka-produce siya ng napakaraming sanga ito. Mamumulaklak pa lang siya. Pero ang dami niyang sanga sa baba. Ito. Wow. Ang daming sanga. So expect sa sunod, ang bulaklak niya dito, ang dami. Yan siya, mga kapalaboy. Yan. Lahat po ng puno nito pinutulan. Makukompare nyo po sa hindi po siya naputulan na puno. Kukunti lang po yung kanyang sanga sa ibaba. So parang ito siya, hindi siya naputulan siya, mga kapalaboy. So iisang sanga lang siya. Hindi siya naputulan. Dito, dito pa lang siya magsasanga ng 3 sa taas. Yun ang disadvantage pag hindi siya naputulan. Pero pag naputulan mo siya, kagaya nitong kasama niya, ito siya naputol. Tapos nag-produce na siya ng 3 sanga. Yung isang sanga nag-produce na ng another sanga dito sa taas. So maliban sa ganito, meron pa siyang ganito dito nakasama. So almost pag magsanga po siya ng 6, nasa times 6 po yung profit siguro na pupuntahan niya. Yan, parang ganito siya. Example, mga kapalaboy. Tanggalan muna natin dahon para makita po nyo, mga kapalaboy. Yan siya, mga kapalaboy, no. So compare doon sa kanina na isa na hindi naputulan, ito pinutulan sa gitna. Nagsanga siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na sanga, no. So its sanga nito magpuproduce ng panibagong sanga. Yan. Ito na yung another niya sanga. So isa pa lang siya nito. So ilan na yung bunga niya? Ang dami na yung bunga niya. Tapos may kasama pa siyang isa. Kasi nga 6 sila na sanga. Yan, nagproduce siya ulit. Another isa pa ulit. Another isa pa ulit dito. Isa pa ulit dito. Yan. Ang dami po ng bunga niya, oh. Yan siya, mga kapalaboy. So tutoy. Yan. Much better talaga siya na putulin yung nasa 8 dahon pa lang siya. Kasi magmumultiply siya ng sanga paglaki. Yan, parang ganito. So ang ganda, mga kapalaboy, oh. Yan. Ayos, mga kapalaboy. Yan. Yan, lahat naputulan. Sir, bali, ano yung ma-advise mo sa mga hindi pa nakatry mag-putol? Siyempre sa una, matakot ka rin na magputol kasi manginayang ka na putulin mo yung kuhan dulo. Huwag kang manginayang kasi kita mo naman yung itik ko, marami isang bunga. Marami rin harvest at pira. Pero dati, sir, natakot ka rin na magputol. Natakot ako. Siyempre itong tanim, sugal na ito, ng sugal ang tanim. Tapos nag-try ka? Oo, na-try ako at saka na-try ako ng mga 5 puno. Maganda naman resulta. Ngayon, inubos mo na lahat, pinutol mo na lahat. Pinutol ko ng lahat.
So ito yung epekto. So ito yung epekto. Ang ganda ng epekto, no? So ito pala yung diskarte. Grabe, ganda, daming puno, daming sanga, daming bunga. So kasi yung nagpo-produce ng bunga, yung mga sanga talaga. So pag napadamin yung sanga nyo, ibig sabihin madadami yun din yung bulaklak at dadami din yung bunga. So yun ang sikreto, mga kapalaboy. So maraming salamat dito kay Sir Jovan. At kung sino pa yung may mga gustong itanong sa mga susunod natin na mga video, i-comment nyo lang down below, okay? Sir, bali, pruning din ba ang tawag nun sa pagputol nyo? Tapping at pruning, ganun din eh. Isa lang yan. Oo. Pag ganito, sir, hindi pa kayo magpupruning mga ganitong ano, estado? Ganitong stage, hindi na. Kasi na-prune naman siya. Kung i-prune mo pa ito, maliit na yung mga sanga niya eh. Oo. Bali, kailan mga next nito, sir, kung magpupruning pa kayo? Yung patapos na yung mga bunga sa taas, pwede na yung prune. Oo. Bali, nag-asikan harvest pa kayo, sir? Oo, depende sa sitwasyon sa mga insekto at saka sa dahon ng mga halaman. Pag okay pa yung halaman, putol, pruning para magbulaklak ulit. Pero pag di na makaya, tanim na lang ulit. Bago ulit. Maraming salamat po mga kapalaboy sa panonood sa video na ito. At kung nakatulong po kami sa inyo, pakiclick naman po ng subscribe button at yung notification bell para more videos pa po ang inyong mapapanood mula sa aming channel. Sana po nakatulong po kami sa inyo at magiging matagumpay po ang ating pagtatanim ng atsal. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.